Paano kung hindi mo magustuhan ang mabibili ko? Wika ni Bella. I am not picky when it comes to food, as long as it's clean and healthy. Sagot naman ni Sian. Okay, kung ano na lang meron sa cafeteria. Hot chocolate bang drink? Or baka gusto mo na soda? I don't drink soda. Hot chocolate is fine. Busy pa rin si Sian sa harap ng laptop. Sige, alis na ako. Huwag ka magtatagal. Kalahating oras lang ang break time. Paalala nito. Yes, sir. Nakangiting tugon ni Bella, saka tuluyang lumabas ng opisina. Otomatikong nakasunod sa kanyang dalawang bodyguards na iba naman kaysa noong isang araw. Hindi pa raw natatapos ang company ID ni Bella, kaya name tag lang ang isinabit sa kanyang leeg. Pagdating sa cafeteria ay may ilang empleyado na naroon. Pumila siya sa counter. Maya-maya ay may tumapik sa kanang braso niya. Paglingon niya sa kanyang likuran ay naroon si Andrew. Malapad ang ngiti, labas ang mapuputi at pantay-pantay na mga ngipin. Nice to see you again, Bella. How's your work as temporary assistant ni boss? Anito. Ah, okay lang naman, tugon ni Bella. I'm still amazed. First time kasi na pumayag si boss na babae ang magiging assistant niya. At palagay ko'y single ka pa. Single ka nga ba? Hindi ni Bella pinansin na tanong nito. Bakit ayaw ni boss ng babae? Usisa ni Bella. Kumibit balikat si Andrew. Hindi ko alam ang ibang reasons. Basta ayaw niya. May naireto rin kasi akong assistant na babae nun sa kanya before Andrew came. Ang sabi niya, kahit matanda basta lalaki, okay na sa kanya. Then sabi niya, naaartehan siya sa ibang babae. Paanong naaartehan? Like mahinhing kumilos. Basta yun ang sabi niya. She giggled. Kaya siguro naiirita sa kanya si Sian ay dahil malamya siyang kumilos minsan. Apurado rin kasi ito mag-utos. I got it. Thanks sa info. Sad ni Bella sa kalumapit na sa counter. Nang siya nang susunod, hindi siya makapili sa dami ng snack na nakadisplay sa estante. Merong mahabang lumpiang gulay, meron ding tacos, pizza pie at iba pang heavy snacks. Struggle to choose? Tanong ni Andrew. Nagulat siya ng mamalay na katabi na niya ito. Halos magdikit ang mga balikat nila. Napatingala si Bella sa bawat sulok ng kisame. May nakatutok na CCTV footage. Ah, may napili na ako. Dalawang tacos na lang. Dalawang lumpia please. Sabi niya sa crew. Drinks ma'am? Tanong ng laking crew. No need, kukuha na lang ako ng hot chocolate. Tugon niya. Okay po, wait lang ma'am. Tumangon lang siya. Namimili na rin ng merienda si Andrew. Bakit dalawang order mo? May kasama ka ba? Usisa ni Andrew. Nakukulitan si Bella rito. Dead man kagupuhan nito pero may pagkakataong natutukso siyang titigan nito kasi na starstruck siya. Pinabili lang sa akin ni boss ang merienda. May baon naman ako eh. Palusot niya. Oh, so may kasama si boss sa office? Si ano, si Sir Lowell? Aniya. Kunot noon tumitig sa kanya si Andrew, pilit ang ngiti. Umalis si Sir Lowell ah, nasa Laguna. Napakagat siya sa kanyang ibabang labi. Ah ano, hindi ko alam, baka pagbalik ni Sir Lowell saka ibibigay ni boss ang merienda. Tumawa ng pagak si Andrew. Ang weird ah, hindi ko pa narinig o nakitang nakimerienda si Sir Lowell sa office ni boss. At saka, palaging wala sa office si Sir Lowell sa ganitong oras dahil nag-around siya sa warehouse. Panay ang sipat ni Bella sa CCTV. Baka may access din doon si Sian. Kinuha niya ang kanyang order at binayaran. Nang makuha ang sukli ay nagpaalam na siya kay Andrew. Pero pati sa coffee machine ay sinundan siya nito. Kumuha rin ito ng kape na katabi ng machine na tsokolate. Are you married, Bella? Tanong ito nakatitig sa kaliwang kamay niya na may suot na wedding ring. Ah, yes! Mabilis niyang sagot. Nagtanong pa ako, obvious naman ang suot mong wedding ring. Amused nitong sabi. Oo, last month lang ako ikinasal. Wow, bago pa lang pala. Tumango siya. Mabuti merong lalagyan ng cup na may hawakan. Hindi siya mahihirapang magbitbit. Nakasali din sa paper bag ang pagkain. Sige ah, mauna na ako sa'yo. Paalam ni Bella kay Andrew. Ngumiti lang ito pero sinundan siya ng tingin. Pagdating sa opisina ni Sian ay wala ito sa table nito. Dumiretso siya sa extension at inilapag sa mesa ang pagkain. Na-stranded ka na naman kay Andrew. Kumislot siya nang biglang may nagsalita sa likuran. Pumihit siya paharap kay Sian. Naroon pala ito sa lobby at nakahiga sa sofa. Makulit ang isang yun. Mabuti nakaalis ka agad ako, sabi ni Bella. His flirt, basta magandang babae, didiskartehan niya. He uses handsome face to get woman's attention. Kaya maraming naiinis sa kanyang lalaki rito.
Wika ni Sian. Tumayo na ito tumakbang palapit sa kanya. Hindi ako interesado sa kanya. Sinabi ko ng kasal ako. That's good, honey. Let's have a snack first. Sabi ni Sian at inakbayan siya. Natulala si Bella ng ilang segundo. Parang robot na napasunod lang siya kay Sian. Pinaupo siya sa silya sa kanito inayos ang pagkain. Wala naman itong reklamo sa binili niyang merienda. Palagi na siya nitong ginugulat sa mga kilos nito. Although it's natural, it felt something special for her. Alas 5 ng hapon, nakalabas ng opisina si Bella dahil hinihintay niya si Sian na may meeting sa production staff. Kung hindi pa niya tinawagan si Sian at nagpaalam, ay baka abutin siya ng gabi doon. Hindi naman kasi ito sumasagot sa text niya. Nasa rooftop parking lot na siya nang lumabas din si Sian, bit-bit ang handbag nito. Siya ang nagdala ng laptop nito at ibang papeles. Bakit narito ka pa? Tanong ni Sian. Nagsasalubong ang mga kilay. Sabi mo kasi hintayin kita rito. Nakasimangot niyang sagot. Nakasandal lang siya sa harapan ng kotse. I said, wait mo ako sa bahay. Iiling-iling ito. Wala akong narinig na bahay. God, kung hindi pala ako lalabas dito hanggang gabi, maghihintay ka rito? May iritasyong sabi ni Sian. Hindi no, wala kang sagot sa text ko. Mali ko ba kung anong plano mo? Magsasara ng butika, wala na akong vitamins, at wala rin pala akong pera. Bumaba ang timbre ng boses ni Bella sa huling sinabi. Dapat nagsasabi ka ng maaga, may allowance ka sa akin. Kahit wala ng allowance, baka pwedeng advance salary? Nakangising hirit niya. No, use my money. Lahat ng gagastusin mo sa pera ko manggagaling. It's my responsibility. Iniwan na siya nito at lumapit sa kotse nito. Pero, get in the car, Bella, utos ni Sian. Padabog na pumasok naman siya sa kotse. Naunang umalis ang kotse ang sinasakyan ni Sian. Mainit na naman ang ulo nito kaya hindi siya makahirit na pupunta sa pastry shop upang bibili ng cake. Sa Sabado ng birthday ng papa niya, Biyernes na kaya gusto niyang bumili ng cake. Nasa highway niya sila nang tumawag si Sian. Bakit? Masungit niyang tanong. Ako na ang bibili ng vitamins mo sa drugstore. Mauna na kayo sa bahay, sabi nito. Nanghina siya. May bibilin pa akong iba eh. What? Cake, yung paborito ni papa kasi birthday niya bukas. Anong flavor ng cake? Ako nang bibili, pautang na lang. Bella, please honey, samo ni Bella. Nilandian ang tinig, baka umobra. Narinig niya malakas na hininga ni Sian. Okay, tell me kung may nakita ka ng pastry shop, sabi nito kapag kuwan. Yes, thank you, tili niya. Effective ang drama niya. Mabuti merong kilalang pastry shop sa butika ang pinagbilhan ni Sian ng vitamins niya. Sa shop lang siya nito pinayagang bumaba pero kasama ito sa loob at apat na bodyguards. Bumaba na siya ng katukin ni Sian ang pinto ng kotse. Nakabuntot ito sa kanya at ang bodyguards. Lumapit siya sa estante kung saan nakadisplay ang mga cake. Gusto ng papa niyang mocha flavor cake and she like it too. Iyong katamtaman laki lang ng cake ang pinili niya kaya pinasulatan ng pangalan ng papa niya. 58 years old ng papa niya. 2 taon na lang ay senior na ito. May usapan sila na 160 years old na ito ay magre-retiro na ito sa trabaho. Tansyado niya yun na siguradong may regular na siyang trabaho at may malaking ipon pambili ng lupang sakahan. Kumuha naman si Sian ng maraming cupcakes na pinalagyan ng icing sa itaas. Nagtataka si Bella, bakit marami itong kinuha? 2 box na malalaki. Bakit ang dami niyan? Tanong niya rito nang makalapit na sila sa counter. Marami kang bodyguards, dapat makain niya silang cake, wika ni Sian. Malapad si Bella nang umiti. Ang sweet mo naman sa kanila. And this one, he said, showing her a cute black forest cake. Good for 2 person. For you, he added. Natigagal siya, titig na titig sa gwapong mukha ng kanyang asawa. Otomatikong sumikdo ang kanyang puso, bagay na ikinagulat niya. Idinaan niya sa tawang kanyang naramdaman. Bakit may paganyan pa? May mocha cake na nga, amis niyang sabi. I want to thank you for being here for me. You made me calm when I struggled to control my temper, he said thoughtfully. Sa halip na ipakitang na-amaze siya, bigla si Bella na ilang at hindi matitigan sa mga mata si Sian. Ang hirap tansyahin ng mood nito. Minsan bitter, minsan sweet. Thank you. Matabang ang ting sabi niya lang sabay talikod dito. Talagang nauna siya sa counter pero wala naman siyang pera. 100 lang meron sa wallet niya. 2,600 po lahat ma'am, kasama ang 50 pieces cupcakes, anang cashier na babae. Mayamayang sipat nito kay Sian na nakatayo lang sa likuran niya. Lumingon siya kay Sian. Nagulat siya na mapansin sa kanya ito nakatingin at hindi gumagalaw. Kinalabit niya ito sa kanang braso sakalang kumibo. Bayad na raw, anas niya rito. Ah, sorry. Anito sa kadumukot ng wallet sa bulsa.
Naglabas ito na 3,000 sa kainabot sa kanya. Kinuha na ng bodyguards ang mga kahon ng cake. Ang sukli naman ang kinuha niya sa kasumunod kay Sian na umikot pa sa shop. May tinitingnan ito sa malilit na estante. Merong icing candies doon na iba-ibang kulay. Gusto mo yan? Tanong niya rito. Before, when I was a kid, tugon ito. Talaga? Pareho tayo? Nagpapabili ako niyan kay Papa kaso yung mumurahin lang na nabibili sa tindahan na may kasamang cookie. Do you like to buy those? Tanong ni Sian. Pero marami na tayong cake. Hindi naman kaagad nasisira ang mga yan. Tinawag nitong lalaking crew. Pwedeng bigyan mo kami ng 6 kada kulay at design? Anito sa crew. Yes, sir. Tumalima naman ang lalaki. Bakit ang dami? Baka mamagang tonsils natin yan. Angal niya. For dessert lang ang mga yun, hindi mo kailangan kainin ng isang bagsak. May sarkasmong sabi ni Sian. Tiningnan ni Bella ito ng masama. Sumulat siya rito nang bumalik sa counter. Ito nang humarap sa cashier. Mukhang type ng cashier ang asawa niya. Nagpapakyut pa. With paipit ng tinig at may landi. Nairita siya sa itsura nito, kaya kumapit siya sa kanang braso ni Sian. Inakbayan naman siya nito, bagay na ikinagulat niya. Nahuli niyang umirap sa kanya ang babae. Ginitaan naman niya ito at siyang kumuha ng box ng icing candies. Thank you, kasyolan sabi. Sinagot niya rito ng matabang na ngiti. Matapos din magpasalamat. But wait, kailan pa siya naging possessive? Kay Brian hindi niya nagawa, sa halip ay hinahayaang makiflirt sa ibang babae noong cool off nila. Paglabas ng shop ay humiwalay kaagad siya kay Sian. Minsan talaga para itong robot na nakaprogram dito na dapat siyang sundin at gatungan ng kalokohan niya. Malapit na sila sa bahay nito nang mapansin niya na magkatabi na sila sa backseat ng kotse ni Sian. Teka, bakit dito ako sumakay? Tanong pa ni Bella rito. You followed me here, tugon ni Sian. Ano? Sa kabilang kotse ako pumasok ah? Are you sleeping, Bella? Naghatid ka lang doon ng box ng icing candy and then you came back to me. Nauna ka pang sumakay rito. Napatda si Bella. Ganun na ba kalutang ang isip niya? Bakit hindi mo ako sinita? Ani yan ang mahimasmasan. Bakit naman kita sisitahin? Pauwi na tayo. Kahit maglampungan tayo rito, walang may pakialam. Sad ni Sian. Nakataas ang tinig. Kumurap-kurap siya habang nakatitig sa mukha nitong nagsabong ang mga kilay. Bakit ka galit? She asked. I'm not. Nairita lang ako na parang kasalanan ko pa kung bakit ka napunta rito. Pero nakataas ang tinig mo. Sian shook his head and crossed his arms on his chest. Hindi na ito nagsalita. Hindi na lamang ni Bella ito kinausap hanggang sa makarating sila sa mansyon nito. Nauna na siyang bumaba at pumasok ng bahay. Hinintay niya roon ang kahon ng mga cake. Si Sian naman ay kaagad pumanhig sa hagdanan. Inasikaso niyo muna ang cakes at ipinasok sa refrigerator. Nakaluto na ng hapunan na mag-inang kawaksi at ihahain na lang sa lamesa. Anong meron? Bakit ang daming cake? Tanong ni Lumeng. Na tinulungan siyang maisalansa ng cake sa ref. Birthday po kasi ni Papa bukas, tugon ni Bella. Wow, pero di ba nasa Florida pang papa mo? Napalis ang ngiti niya nang maalala na naman ang kalagayan ng papa niya. Opo, pero okay lang naman mag-celebrate nang wala siya, aniya sa matabang na tinig. Kung sa bagay, nang maayos ng cake sa dumiretso na siya sa kanyang kwarto at nagbihis. Saka na siya mag-hotbath pagkatapos ng hapunan. Nakahain na sa paghahapunan pero hindi pa lumalabas sa kwarto nito si Sian. Pinakatok na ni Bella ito kay Lomeng pero wala pa rin. Pinuntahan na niya ito dahil 8:00 na ng gabi. Katok siya ng katok sa pinto pero wala pa rin nagbubukas. Nang malamang hindi nakalakang seradura ay pinihit niya ito't nabuksan ang pinto. Napakamot siya ng batok na makitang nakahilata sa kama si Sian at tanging itim na underwear ang suot. Nilapitan niya ito't inalog sa balikat pero umungol lang. Hindi pa ito nagbukas ng aircon kaya pawis na pawis. Napagod na lamang ito sa trabaho. Ilang oras ba naman nakaupo sa harap ng computer? Bigla siyang naawa rito nang maisip ang buhay nito. Ramdam niya na hindi ito ganun kasaya kahit tiba-tiba ito sa pera at yaman na naman sa mga magulang. Nabasa niya sa previous income report ng kumpanya na naiserox niya. Sa isang buwan ay mahigit 3 billion ang net ng kumpanya sa sales ng yun ng produkto at bawas na lahat ng expenses. Hindi kasama doon ang income share nito sa main branch sa Florida at kinikita sa ibang business nito. Ang grapes farm nito'y kumikita rin mula sa ibang kumpanya na umangkat na nasabing prutas. Ito rin ang nagsusupply sa ibang liquor company sa bansa at merong grapes na exported sa ibang bansa sa Asia. Kumuha siya ng bimpo sa closet ni Sian saka pinunasan ng pawis ang katawan nito. Nang punasan niyang pawis nito sa leeg ay bigla ito nagmulat ng mga mata at hinuli ang kamay niya. What are you doing? Tanong ni Sian sa garalgal na tinig. Pinupunasan ang pawis mo po, sagot ni Bella. Paano ka nakapasok? Hindi po nakalakang pinto mo,
Kakain na kaya kita pinuntahan? Nang bitawan nitong kamay niya, itinuloy niya ang pagpunas sa katawan nito. Natigilan siya na mapakong mga mata niya sa matipon nitong dibdib. Dinampot ni Sia ng remote ng aircon sa mesita sa kapinandar. Hindi niya itinuloy ang pagpunas sa puso nito, napakaramdam niya dinadalang siya sa apoy. Ramdam niya na sinusundan siya ng mainit na titig niya si Ian. Umisod siya sa paanan ng kama at takman tatayo, pero biglang gumalawang kanang paan ni Sian at napati ng kalawang kamay niya na nakatukod sa kama. Sumubsob ang mukha niya sa puso nito. Bigla pa itong upo kaya lumaos doon ang ulo niya sa ibaba pa sa mismong pagitan ng mga hita nito. Otomatikong umapit ang kamay nito sa bewang niya at batok. Ilang sandali bago siya nakahinga at napagtanto na sumubsob ang bibig niya sa namumukol na alaga ni Sian. And she felt panic when Sian's shaft suddenly stiffened inside his underwear. Obvious magpalit na ito ng brief kasi mabango. Baka nakaligo na rin ang alaga nito. Dagli siya nagangat ng mukha, tumitig sa mukha ni Sian na nakadukwang sa kanya. It's your fault, paninisik ka agad ni Bella rito. I didn't blame you, nanisik ka kaagad, sad ni Sian. Napatili siya na bigla siya nitong yapusin sa bewang, saka hinatakpasan pa ng tuluyan sa kama. Tinutulak niya ito sa dibdib ng pangkuna siya nito sa mga hita nito. Ang lakas nito, parang ang gaan-gaan niyang mabuhat siya ng walang kahirap-hirap. Let's try if our body would react instantly, Bella, anas ni Sian. Hoy, nahihibang ka na ba? Bitawan mo ko, asik niya. Pilit itong itinutulak sa dibdib pero lalong humipit ang yapos nito sa kanya. Lalong hindi siya nakapalag nang ihiga siya nito sa kama at dangling din na ganan. Ang bigat nito, bigla siyang nanghina lalo nang gumalaw ito at pinaghinang ang kanyang mga kasalanan. Manipis lang ang pants na suot niya kaya ramdam niya ang tigas ng sandata nito. Ginapos nito ang mga kamay niya at tinaas sa kanyang uluhan. Tulalang nakatitig siya sa seryoso nitong mukha habang inobserbahan ang reaksyon ng kanyang katawan. Si Yan knows how to wake the heat in her body by simply rubbing his chest against her breast. Si Yan, she muttered while she couldn't ignore Sian's sensual gaze closer to her eyes. Lalo siyang nanlumon na magsimulang umahon ng mayulanting init mula sa kanyang kaibuturan. She could feel the arousal of her nipples. It was stiff suddenly. Her body started to betray her, but her mind was still vital to fight the pleasure. Si Ian, no, not now, she said firmly. When then? He asked in a husky voice. I don't know. I'm not ready yet, but I will give you what you want. Maybe soon. I'm sorry. I understand. I'm just teasing you. Tinulak nito paangat ang sarili. Nakahinga si Bella ng maluwag nang tuluyan itong lumayo sa kanya. Pero nahirapan siyang bumangon dahil naroon pa rin ang nakakaliyong sensasyon sa kanyang sistema. But while looking at Sian dressing himself up, she felt a bit guilty. Her body wanted to hold Sian's arms, hug her, and start caressing her nakedness. But it was not right. She has to consider her mind's protest. Ayaw niya biglay ng kanyang sarili at isuko kaagad ang iniingatan niyang virginity sa lalaki hindi pa naman niya mahal. Kahit asawa niya si Sian, walang matibay na pundasyon upang ipagkatiwala niya na rito ang buo niyang sarili. Maraming bumabagabag sa kanya, lalo nang hindi pa namamatay niyang pagmamahal kay Brian. But sometimes, ignoring Sian was a big deal for her. Pakiramdam niya'y malaking pagkakasala na pagkaitan niya ito sa gusto nitong mangyari. Kaya kahit naiinis siya minsan sa mudi nitong ugali, may pagkakataon na nakakaramdam siya ng panibagong pag-asa sa pagkatao ni Sian. He made her smile, even though she had painful emotions keeping in her heart. Marunong siya magtago ng emosyon, pero meron ding hindi niya inaasahan na bigla niyang nararamdaman, lalo na kapag kasama niya si Sian. Mauna ka na sa dining, sabi ni Sian habang nakatalikod sa kanya. Tumayo naman si Bella at inayos ang kanyang sarili. Ano pa bang gagawin mo? Lalamig ng pagkain, aniya. May kukunin lang ako sa banyo, wika ni Sian at pumasok nga sa banyo. Sinundan ni Bella ito ng tingin. Naghintay siya ng ilang segundo, sakaling mabilis lang si Sian. Pero isang minuto nang nakalipas, hindi pa rin ito lumalabas. Lumapit siya sa pinto ng banyo at nilapat ng kanyang tainga. She heard Sian groaning. Napakaumot siya ng ulo nang maisip na baka nagpupupo lang ito. Pero ibang naririnig niya. Hindi eri ko hindi ungol. Nagsasarili ba si Sian? Lalo siyang inusig ng kanyang konsensya. Naisip niya pasukin ito pero nakialam ang kontrabida niyang isip. Nang may lumagaslas ng tubig, ay lumayo na siya sa pinto at lumabas ng kwarto. Nagtungo na siya sa dining at hinintay ang kanyang asawa. Maya-maya rin dumating si Sian at iba na ang damit. At dito na po nagtatapos ang 21st kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.